Hi, mga Fam! Mara here for today's video. Ituturo ko sa inyo step by step paano naman natin mababayaran yung ating G-loan po. Kung interested ka, please keep on watching. And by the way, mga Fam, kung hindi nyo pa napapanood yung video ko, lahat ng dapat natin malaman about G-loan, ililink ko na lang po sa baba. Check it out. Also, nag-apply din tayo for a G-loan and tinuro ko rin yan step by step sa video po na ito. Anyway, ituturo ko na sa inyo kung paano nga ba natin mababayaran yung ating G-loan. Punta tayo sa GCash of course and then show more. G-loan. As you can see guys, due date natin will be September 21 pero mas maganda, the earlier the better, diba? Ating total amount due po is 755.06. Kung hindi nyo po alam, ako po ay nag-loan ng 5,000 pesos. And as you can see, ito po yung breakdown ng charges. Yung principal amount due natin is 424 and yung interest nito is 330 pesos. Ang laki ng interest niya. But anyway, tap natin itong pay for G-loan. Then ilagay natin dito yung total na amount due. For example, 755.06. Next. So, confirm lang natin, guys. Make sure na you have enough funds in your GCash wallet, okay? So, pay. And ayun na, guys. You have successfully paid 755 pesos. And may reference number na rin tayo dito. And ayun na, tapos na siya. So, let's see. Ayan, nabawasan na yung ating GCash wallet balance. Balik tayo dun sa G-loan, guys, to see kung ano yung magiging itsura niya now that we paid for it. And as you can see guys, zero na yung total amount due dito dahil nakabayad na tayo nung 700 plus pesos na amount due po natin. And as you can see guys, zero na yung total amount due dito, wala ng everything, as in zero na siya. Dahil tayo ay nakabayad successfully ng ating G-loan po. Alright, sobrang bilis lang guys, diba? Ati Myra, pwede bang i-auto-deduct yung aking payment with G-loan? Nagtanong tayo kay GCash guys and sabi nila, kapag due date na ng inyong G-loan, kung magkano yung inyong monthly due, automatically madedebit po yun sa inyong GCash wallet kahit na insufficient yung ating funds sa ating GCash wallet. But of course, huwag natin hayaan na insufficient yung ating funds doon guys, cause of course, responsibilidad natin na bayaran yung ating loan. Kung gusto natin na i-auto-deduct yung ating payment, just make sure na maglalaan po tayo ng enough na funds sa ating GCash wallet. That way, maiiwasan natin yung late payment fees, diba? So anyway guys, yun lang muna for now. If you have any questions, feel free to comment down below. Thank you so much for watching. See you next time. Bye for now. Stay safe.